Magandang araw sa inyo mga kabikes, this is Bulls Acoustica. Ngayong araw na to, meron na naman kaming ibabahagi sa inyo na Ilonggo style menu. Ano yun mga kabikes? At ang lahat ng yan ay gagawin namin doon sa aming dirty kitchen mga kabikes. Ito ay ang Ilonggo style dinuguan at ala karika sisig mga kabikes. Ituturo namin sa inyo yung paggawa kung paano yung proseso ng Ilonggo style na dinuguan, pinakasimpleng luto at ang pinakamasarap na sisig. Gaya ng sinasabi ko mga kabarks sa mga previous videos namin, lahat tayo ay may kanya-kanyang style kung paano natin iluluto o gawin ang isang bagay, no? So kami, meron din kaming style namin. Yun ang tinatawag naming Ilonggo style. Kaya ngayong araw na to talaga napaka-exciting kasi nga ituturo namin sa inyo yung simpleng luto. Very simple na pag-process ng sisig at dinuguan Ilonggo style mga kabarks. Pero bago yan, syempre, kailangan nyo munang mag-like, subscribe, and do not forget to click the notification bell para sa ating mga bagong pictures mga kabarks. At syempre, mag-iwan na rin kayo ng comments doon sa ating comment box mga kabarks. Ngayon mga kabikes, samahan nyo na kaming umpisahan ang pagluto ng ating simpleng dinuguan, Ilonggo style at ala karika sisig mga kabikes. Tayo na! Ito na yung ingredients natin mga kabikes. Yung ginamit ko yung pork belly o tiyan ng baboy. Meron tayong fresh na dugo ng baboy. Meron tayong onion, sibuyas, siling mahaba, and syempre hindi mawala yung garlic, yung bawang. Kailangan na nating gamitin yung dirty kitchen natin at kailangan na nating mag-gisa yung ginamit namin na oil sa taba ng baboy yan kanina. Taba rin ng baboy yan yung oil na yan. Ayan mga kabarks, kunti lang ha, huwag damihan. Ayan, mainit na yung mantika natin. So ilalagay natin yung onions natin o yung sibuyas natin. Yun ang inuuna namin kasi kapag inuna mo yung garlic, nasusunog. So medyo sumasama yung amoy ng dinuguan natin. Ayun, pagkatapos ilagay mo na rin yung garlic para tamang-tama lang yung pagkaluto niyan. Haluin mo lang ng kunti yan. Pag pula, okay na yan. Ayan mga kabarks, medyo namumula na yung bawang at sibuyas natin. Saka natin ilalagay yung baboy natin, yung pork belly natin o yung tiyan ng baboy. Ayan, nagigisa natin yan na talagang lalabas yung mantika niya. Magigisa talaga siya sa kanyang mantika. Ayan. Halo-halo lang yan mga kabarks. Haluin mo lamang maigi yan para equal yung pagkagisa sa kanya. Yung pagkaluto niya equal talaga. Kasi kapag ng mantika yan, doon na lalabas yung talagang tunay na sabor niya o yung taste niya. Kung baga yung lasa niya, lalabas talaga yan. Kasi nga, iginisa mo siya sa sarili niyang mantika mga kabags. Ayan, halu-haluin lang natin mabuti yan. Mamaya magtutubig yan. Saka natin lagyan ng kunting asin. Lagyan muna natin ng kunti, mamaya na natin timplahin kapag nandun na yung dugo. Ayan, kunti lang muna. Haluin ulit natin. At hayaan muna natin siyang mamula ng kunti dyan. Hayaan natin ng mga ilang minuto. Bago yan ay magpa-process tayo ng luya. Dito mo lang makikita ng luya, kinakamay lang ni Alug yan. Ayan, ganyan lang kalaki yung pag-kiwa ng luya. Para pang pawalang lang sayang.
Ayan ang mga kabarks, oh, nagigisa na siya sa sarili niyang mantika. Oh. Malasang malasa na yan. Ngayon, yung luya, ilalagay natin. Sama natin sa paggisa yan para mawala yung lansa niya. Naku, ang sarap nga. Kita niyo ang sabaw? Sabaw na ng babo yan. Sabaw na talaga ng meat niya yan. So, masarap talaga masyado yan. Ngayon, yung finale natin, yung dugo ng baboy. Nakita nyo yan, oh? Priskang-priska talaga yan. Walang halong tubig yan. Kaya kapag inilagay mo yan, siguradong malapot na malapot yan. Kasi nga kapag may halong tubig yung dugo ng baboy, hindi lalapot masyado yan. Parang magtutubig lang siya talaga. Bago natin ilagay yung ating dugo, huwag natin kalimutan yung tanglad. Ayun, o yung lemongrass natin. Kasi kapag nakalimutan natin yan, ako, mawawala talaga sa lasa yung dinuguan natin. Ayan, ang lapot ng dugo. Fresh na fresh talaga. Oh. Ayan mga kabarks, pagkalagay natin ng dugo, haluin lang natin ng konti yan para hindi bibilog yung dugo. Ayan mga kabarks, at magdagdag lang tayo ng konting kahoy at ayan na. Nakikita nyo na, oh. Ang lapot-lapot talaga ng dugo kasi nga fresh na fresh yung dugo na nabili natin eh. Napakasarap talaga sa dinuguan kapag fresh yung dugo, yung walang halong tubig kasi nga malapot masyado yan. Maglalagay na tayo ng suka. Depende sa gusto nyo. Kung gusto nyo yung maasim talaga, eh damihan nyo ng suka. Pero kung gusto nyo yung tamang-tamang asim lang, eh equal nyo lang yung suka. Kukunti lang yung masasabon nyo lang siya. Malalasahan nyo lang. Ayun, dagdag tayo ng asin. Kasi nga kanina, konti lang yung asin na nilagay natin pag-gisa natin eh. Kaya ngayon na natin yung titimplahin kasi maluluto na ito eh. Ayan, at tinitimpla na ni Baby Love yung ating dinuguan. So maglalagay tayo ng kaunting bitsin dyan para sa equality ng lasa niya. Kukunting pampasarap, ayan. Huwag lang damihan kasi mawala yung natural taste niya eh, kapag damihan natin ng ingredients. Yung Ilonggo style talaga. Ayan, halu-haluin lang natin mabuti para lalong sumarap. Hello? Hi! Ang ganda naman ng dimple mo. Ayan na, oh, ang lapot na. Ang sarap ng amoy. Ayun, at nilagyan natin ng siling mahaba para may kunting hatak sa anghang. Iwan ko sa iba, kung gusto nila masyadong maanghang, di damihan nyo ng siling. Diba, Baby Love? At ito na ngayon yung ating finished product. Yung ating masarap na dinuguan, Ilonggo style, mga kabarks! Sa amoy palang Ilonggo na Ilonggo nang dating. Naku, ang sarap talaga mga kabarks. Kaya naman yung pangalawang menu natin ay yung sisig a la Carica Cristobal Ilonggo style pa rin mga kabarks. Ito yung ingredients natin, no? Yung ulo ng baboy talaga, yung maskara. At kailangan, meron din tayong atay ng baboy, mga kabarks, para paghaluin mamaya yan. Naku, masarap talaga yan. At ito yung pangunahing ingredients natin. Meron tayong puting sibuyas o white onions. Meron tayong siling mahaba. Hindi kasama yung tanglad yan, ha. Meron tayong raisin. Meron tayong garlic powder. Ayan, at hihiwain muna natin ng medyo maliit yung maskara para hindi mahirap yung pag-ihaw at mabilis siyang mag-crispy. Ayan, nagpapabaga na tayo ng uling. Oh. Nagpapaapoy na tayo ng uling. At ihiyawin natin yung maskara natin at saka yung atay. Ganyan ka medyo complicated itong pag-process ng ano eh. Ng sisig, medyo maraming pagdadaan ng baitang. Kumbaga. Ayan, at kailangan nating ihawin niya na magki-crispy talaga siya kasi masarap sa sisig kapag crispy. Ayan yung dila, oh.
pag nagkaluhalo yan, ako. Ayan, may atay din. Atay din ng baboy yan. Kailangan na nating iihaw yan hanggang mamula siya, mga kabark, at mag-crispy siya. Alam nyo, kung sisig kasi, mga kabarks, kailangan natin ng medyo mahabang times pag-process, kasi nga marami siyang marami siyang steps bago mo siya talaga gawin. Kaya magugugol talaga tayo ng kaunting time dito. Hihiwain pa natin yan mamaya. Ayan ang mga kabarks, at medyo namumula na siya. Crispy na yan. Ayan, crispy na siya. So, hiniwa na natin yung iba dyan, yung naunang nag-crispy. Ito na yung nahiwa natin. Crisping crispy yan. At nandyan na rin yung atay na inihaw rin natin. Para hindi kayo masyadong mahirapan sa paghiwa, ganito lang yung paghiwa ng sisig. Mas mabilis yan compare sa isang method. Ayan, ganyan lang mga kabarks. Madali lang yan. Mabilis yan kapag ginanyan nyo lang. Mas maganda kapag yung gamit nyo malaking malaking kutsilyo. Ayan ang mga kabarks, nilagay namin yung una, yung resin. At saka, yung next, yung garlic powder. Ayan yung garlic powder, ilagay natin yan. At meron na rin kaming mga secret ingredients na inilagay dyan na hindi na lang namin pinakita muna. Kasi nga, secret nga eh. Ayan, pagkatapos, ilagay na natin yung white onions o yung bumbay natin at saka yung mahabang sili. Ayan, masarap na yan. Paghaluin lang natin yan mga kabarks. Halo-halo lang tayo dyan. At saka kanina pala, hindi ko na ikwento, yung sikrito talaga namin doon sa paglaga namin ng maskara ng baboy. Kasi nga, sa paglaga namin, meron kami mga secret ingredients na nilalagay doon sa tubig na tinitimpla namin sa maskara ng baboy para mas lalo siyang sumarap. Ayan. Lagyan natin ng kaunting liquid na ingredients namin, yung sikrito namin. Ayan. Meron kaming nilalagay na kunting sikrito dyan eh. Na nagpapalasa talaga ng sisig Ilonggo style namin yan. Ayan na. Kunting pampasarap. Alam nyo naman kung ano yan. Mga simpleng pampasarap lang yan. Halo-halo lang yan mga kabarks, halo-haloy lang natin para mag-equal talaga yung lahat ng ingredients doon sa maskara natin at saka sa atay ng baboy. Sa sisig natin. Siya nga pala mga kabarks, hindi kami naglalagay ng mayonnaise o kung anong pangpatamis sa sisig namin kasi nga may iba na ayaw sa matamis. Ayaw na may mayonnaise kasi yung ginagawa namin, kapag nagsisisling kami, doon na lang namin nilalagay yung mga ingredients na kung anong gusto ng kakain ng sisig namin. Kung gusto niya ng matamis, gusto niya may mayonnaise, walang problema sa amin yan. Marami tayo dyan. At kung nakita niyo mga kabars, kanina, from the beginning ng pagtimpla namin, hindi kami naglalagay ng asin o tuyo. Kasi nga, sa butter, medyo maalat na yan. So, hindi na kailangan ng asin sa sisig kasi nga, timplado na yan eh. Masarap na yan. Kailangan natin ng butter dyan sa pagluluto ng pork sisig. So magpapainit na tayo ng sizzling plate ngayon. Ayan mga kabarks, magpapainit na tayo. Lagyan natin ng butter at saka margarine. Pagaluin natin yan. Ngayon magigisa tayo ng onions, white onions din. Ilalagay na natin yung pork sisig natin para hindi mo naman kailangan lutuin yan. Kailangan initin mo lang. Paghaluin mo lang mabuti dyan. Ayan o, ang sarap ng amoy mga kabarks.
Kailangan mabilis ang kamay mo sa paghalo, mga kabars. Ngayon, lalagyan natin ng kaunting olive oil. Masarap na yan. Mabango siya ng konti dyan. Kaya na oh, ang bilis ng kamay ni Alog oh. Ganyan na kasimpleng pagluto ng sisig. Kailangan mo lang ng mabilis na kamay. Ayan mga kabags, at magtatapping sa tayo ng itlog dyan. Basta tandaan nyo yung apoy nyo, kunting-kunti lang talaga kasi masusunog yan kapag masyadong malakas. Yung tamang-tama lang. At maglalagay tayo ng mayonnaise. Yun ang sinasabi ko kanina mga kabags. At kunting anghang. Kasi nga yung gustong kumain ngayon yan, gusto niya yung may mayonnaise, may kunting tamis at kunting anghang. So nilagyan natin ng mayonnaise yan. At dinagdagan namin ng kaunting puting sibuyas o white onions. Ayan na yung sisig namin a la Karika mga kabags, Ilonggo style. Ang sarap niyan. Wow. At para makumpletong sisig, siyempre may kalamansi. Ayan na mga kabags, yung sisig natin Ilonggo style. Naku, ang sarap talaga niyan. Ngayon, isi-serve na natin yan sa ating mga avid customer ng Karika Resto Bar. Thank you very much. Nakita niyo mga kabags, ganun lang kasimple ang paggawa ng Ilonggo style dinuguan at ala Karika na pork sisig. Wala nang marami pang chichiburichi. Ang importante dyan, alam mo ang bawat ingredients na ilalagay mo doon sa menu na gagawin mo. Yun ang pinaka-importante dyan. At gaya na sinasabi ko mga kabarks, don't forget to like and subscribe and click that notification bell na nandyan sa harapan nyo. Ha? At of course, mag-iwan na rin kayo ng comments doon sa ating comment box. Para baka meron kayong gustong i-suggest ng mga Ilonggo style menu, titirahin natin dyan. Ha? Walang problema sa amin ni Toto Alog yan. Basta meron na kaming dirty kitchen. Kasi yung dirty kitchen yung nagbibigay sa amin ng lakas para magluto ng masasarap na pagkain, okay? Once again, this is Boss Acosica. Thank you very much for watching. Bye mga kabags!